Hello ICT, we are now proceeding our lesson about week number 5, lesson 5, recognize the potential market. So screening the proposed solutions based on viability, profitability, and customer requirements. As the saying goes, the most difficult part of every test is where and how you start. The same is true with entrepreneurship. You may have all the resources needed to operate a new venture, but it will never be easy to start one. So tulad ng napag-usapan natin before, sa nakaraang mga topic, ang pagiging isang entrepreneur ay hindi po pwedeng basta-basta na lang magkakandak or magtatayo ng isang business. So meron kang dapat pagdaanan ng mga basic steps, bago ka tuluyang makakuha ng isang successful business. So by reflecting the following question, as you continue in starting your business, so how many Filipino business today do you think also underwent the entrepreneurial process before they become successful entrepreneurs? Are you ready to be one of them? Or do you think the product of service, planning and development process is really crucial for all entrepreneurs? Are you ready to take the risks and responsibilities? So pagka sinabi natin pag-take ng ating isang business, so meron po tayong dalawang katanungan. No? Unang katanungan, are you ready to be one of them? So ba ay nakahanda na na maging isang businessman or maging isang entrepreneur or maging isang successful na entrepreneur? Pangalawa, are you ready to take the risks and responsibilities? Kaya mo bang humarap sa kung ano ang kalalabasan or hamon na meron ang isang pagpatayo o pagpapatakbo ng isang business? So if your answer is all yes to the questions, there are no doubt that you are willing to take the risk and become an entrepreneur. Recognizing the potential market is really one of the most difficult tasks to do. It involves tedious research and analysis to ensure the success. So the moment you started the module, this module, you are already putting your business into writing. So tulad ng tanong kanina, kung ang magiging sagot mo ay yes or oo, possible na ikaw ay willing mag-take ng iyong risk at maging isang entrepreneur. So sa ating topic na to, pwede makatulong sa inyo kung paano mag-conduct at magtayo ng pamalakad ng isang business. So by now, you already feel overwhelmed with how vast opportunity seeking is. This concept has been inculcated to you to see the universe of opportunities. An entrepreneur can derive from the micro-environmental and micro-environmental resources. So the key here in this effective choosing or careful diligence in choosing the right ideas. Okay? So dito malalaman natin kung paano o paano mo tatahakin ng isang business, no? Sa pagiging isang entrepreneur sa pamamagitan ng macro-environmental at isang micro-environmental source. So entrepreneurs will start with the big picture. This is the best way ensuring the entrepreneur has to scan the best potential business to venture into. Once the compelling opportunities are identified, as the screening them will be the next crucial consideration. So when we say yun yung tinatawag natin big picture, kailangan nabivisualize mo. Ano nga ba ang kalalabasan ng iyong business? No? Hindi ka pa pwede sasabihin natin, bahala na si Batman. Ang kailangan, in the near future, nakikita mo kung paano nga ba tatakbo ang iyong pinayong negosyo or business. Okay? So, the next screening will be the next crucial consideration. So, yung mga susunod pa ay yung mga mas mahihirap na mga bagay na mangyayari upon building your own business. So, the entrepreneur should know why and when to say no to an opportunity. That's why you have to screen them. So, dito natin malalaman hanggang kailan. Bakit nga ba kailangan minsan kailangan mo magsabi ng no or hindi. So, opportunity screening is the process of continuing selecting the best opportunity. The entrepreneur should say no to an opportunity if it does not contain any of the business opportunity elements. Yeah. So, lahat ng nabibigay ng idea at nag-share ng kanilang idea regarding sa yung business na gustong conduct, yes,
pwede ka tumanggap ng kanilang mga opinions and suggestions, but mamili ka. No? Hindi lahat na sasabihin nila isusundin mo, so ikaw po ang mag-trace, mag-track kung ito po ba ay applicable para sa iyong itatayong business. Okay, at meron po tayong mga opportunities na dapat mo malaman sa pagtatayo ng business. Number one, has the superior value to customer. Number two, solving the compelling problem, the issues, or a need, or a want. Number three, a potential cash cow. And number four, matches with the entrepreneur's skills, resources, and risk appetite. Yan yung apat. Isa-isahin natin kung ano nga ba dapat ang pinatawag na opportunity screening na gagawin mo para makapag-conduct ng isang business. So, number one opportunity elements is has superior value to customer. Superior value is created when customers are willing to pay more for your product or service than competitors, or when they prefer your version of a product or a service to all other because it meets their needs better and maybe even exceeds their expectation. So, dapat, kapag ikaw ay nagtayo ng isang business, so you have to be sure na ang gagawin mo ay nakakalamang sa iba. Ibig sabihin, kaya pinupuntahan ng customer is dahil sa ganda ng inyong servisyo or even doon sa kung anong product meron ka, even sa-satisfy sila. So, sabi nga, they exceed their expectation. So, dapat they in every time na meron kang mga finished product o may mga bago na ibibenta, dapat ay sa talagang quality, no? Para at least yung ang makuha nila is yung mga bagay na hindi nila pagsisisihan, no? Na kung saan both side ay hindi talo, kumita ka at the same time ibigay mo kung ano ang needs ng mga customer mo. Number two, by solving a compelling problem, issue, and need or a want. For example, during your observation, there is only one barbershop in your barangay. Pursuing a business like this will solve the problem of your shortage in service business. Now, halimbawa nga daw sa barangay nyo, merong nag-iisang barbershop. Siyempre, dahil nag-iisa lang ang barbershop, ginudumog ng tao. At dahil ginudumog ng tao at nag-iisa siya, I'm sure yung presyo tumataas. No? Dahil ikaw ay marunong ka naman pala magupit, may gunting ka, may gamit ka. So, bakit hindi mo umpisahan magtayo ng isang maliit na barbershop? No? Pangilan-ilan. So, hanggang sa makumpleto mo gamit mo. Then, masupply mo kung ano ang needs talaga ng shop mo para at least magtuloy-tuloy ang ng business ng pagiging barbershop na tinayo mo. No? So, ganun. Umpisa ka muna sa maliit. Number three, a potential cash cow. A cash cow is a metaphor used for a business or a product which exhibits a strong potential in terms of returns or income. Yes. So, pinakamadaling paliwanag dito sa salitang Tagalog, ito po yung tinatawag natin ginagatasan or gatasan. No? Kung saan, dito daw po pinagmumulan yung ating kinikita. No? So, ang mahirap lang naman dito, kapag sinabi natin cash cow yung business mo, is magbenta ka ng naayon sa presyo. Huwag ka naman mag-tubo ng malaki na kung saan nga tinatawag natin tubong lugaw. No? So, lumabang ka ng patas. So, kung ikaw ay may binibenta ang item, so dapat hindi naman ganun kalaki yung patong o yung tubo. Huwag mong gawing gatasan. No? Huwag mong gulangan ang client or customer. So, laban tayo ng patas. Matches with the entrepreneur's skills, resources, and risk appetite. So, as we discussed before, it's necessary that the business you choose suits your personality and skills. So, sabi nga, kapag ikaw ay nagtayo ng isang business, dapat, it's gonna be more on your own characteristics. Huwag yung pagbabasihan natin dahil sa uso. No? Dahil sa yun ang malakas ngayon. Ang tanong, lagi bang malakas yan? So, dapat yung business mo is talagang i-enjoyin mo. For example, so landscaping business is great for a person who loves gardening as a hobby. Yan. Sa ating panahon ngayon pandemic, naglipa na ang mga plantitos plantitas. Huh? So, yan po yung
Dating walang hilig sa pagtatanim, pag-aalaga ng halaman, ngayon sa loob ng bahay may garden na, no? So parang meron na siyang maliit na plant versus zombie yung diorama, no? Kasi sa dami ng maliliit na paso, tapos may mga iba-ibang klase ng halaman, no? Ganun ang nag-uusbong ang mga plantitas-plantitas natin ngayon, no? Yan yung apat na tinatawag nating business opportunity elements, no? So pwedeng makinig, kumuha ng opinion, idea sa iba, but ikaw pa rin po ang mag-decide. So by putting your ideas, opportunities, and information together is called making a business plan. As I discussed on the last module, preparation of the business plan is the second stage of entrepreneurial process. You need to prepare the business plan to speak because it helps you. Yan. So sa mga subject na katulad ng practical research, eh makakatulong yan kung paano nga ba mag-conduct ng isang business. So yung mga ginagawa natin na putting in ideas, information, opportunities, yun po ay tinatawag natin yung business planning or business plan. Okay? So may mga bagay po tayo na dapat isipin or tinatawag natin ilaan. No? Nandito po ang number one, by deciding or decide. So if you should start your business or not, starting a business will change your life completely. Therefore, you need to make sure that you make the right decision. The business plan will help you to judge whether or not starting a business at the right decision. Yan. Yan ang number one. Ito mismo, mag-decision ka. Tutuloy ba ang pagtayo ng business o hindi pa? O itutuloy mo yan sa susunod kapag na-stable na yung ating kalagayan. For example, pag natapos ng pandemic, tutuloy mo na ba ang business or hindi pa? So, ikaw ang mag-decide, no? Hindi ka, pwede mangyayari na ganun-ganun na lang basta. Okay, number one is decide. The number two, why organize? So, your opportunities, ideas, and information so that you will see how to start and run your business in the best possible way. The business plan follows a standard sequence of relevant topics which help you to visualize the road ahead. Organize your opportunities. Ibig sabihin, yung pagpapatakbo ng isang business, kailangan in a smooth way. No? So, the best possible way. Huwag kang magmadali. No? So, huwag kang magmadali na increase na yung purchase. For example, meron ka lang mga ilang-ilang customers, gusto mo kagad mag-upgrade ng iyong machines, device. So, tingnan mo muna. No? Tingnan mo muna kung talaga accurate ba na dapat i-upgrade mo kagad or kailangan mo pang mag-ipon kahit paano. No? So, in an advanced way, sabi nga natin, kailangan mo mag-visualize. Ano ba yung patutunguhan ng business ko? Okay? And the third one is by present, no? presenting your business plan in an actual dream. Lahat ng pinaplano mo, lahat ng inisip mo na, so dapat makita doon sa pag-execute ng business. Hindi po pwedeng puro ka lang sa sinabi, puro ka lang sa plano, pagdating ng actual appearance ng inyong business, eh nawala. No? Kailangan ko ano yung pinlano, ano yung pinaghandaan, dapat yun ang lumabas sa pinayong business. Hindi yung pwede sabihin, ay, kinulang ako ng ganito. No? Kinulang ka pala ng mga bagay-bagay na ganito. Hindi dapat ganun. Kasi nga, nagplano ka eh. So, pinlano mo, so dapat maayos at napaghandaan ng todo para pag-execute ng business, maayos. So, what is a business plan? A business plan should cover all the important aspects to be considered before starting a business. So, sabihin, tinatalakay dito kapag ang business plan ay may kinalaman sa lahat ng bagay, lalo sa mga importante i-consider mo kapag ikaw ay nagtayo ng isang business. Aalamin natin yan. Ano-ano ba ang dapat na i-consider natin bago tayo magtayo ng isang business? Ito yan. Number one, executive summary. Number two, study background. Number three, macro-environmental and micro-market analysis. Marketing plan, operational or organizational plan. Operational and organization plan, financial plan, and appendix. Yan ang alamin natin. So,
Umpisahan natin sa executive summary. So the executive summary is an outline of your business idea. So you will therefore need to complete all the other parts of the business plan before doing the executive summary. It must be clear and organized because it is the first impressions one gets on your business idea. So lahat ng pinlano mo before, no? Lahat ng inisip mo, lahat ng pinaghandaan mong mga gamit, mga bagay para sa iyong business dapat nakaayos na. No? Lahat ng idea, lahat-lahat ng mga pinaghirapan mo, pinaghandaan mo, nandiyan na yan. Okay? So, pangalawa, the study background. All business ideas are based on idea and opportunity. So think about the concept of your business so that you can put your information in writing at the beginning of your business plan. So this includes the new business opportunity or idea, such as the nature of the business, the vision and mission of your business, and the objectives of the business. Ayan. So para ka nag-aaral ng feasibility studies, so inaalam mo, no? So aalamin mo kung ano ba yung mga idea, opportunity na pwede mong maipasok sa iyong tatayong business. Pinaghahandaan yan, nagsisimula yan sa pagtitawag na nating blueprint or planning, no? So ano nga ba yung tatawag nating ano bang klaseng business ang itatayo mo, ano nga bang vision, mission, or even yung mga taglines, no? Slogans na pwede mong magamit para mas makilala ka agad. Maraming ganyan mga business na gumagamit ng mga taglines or slogans, no? Katulad na lang ni Jollibee, although kilala si Jollibee, pero ginagamit ang taglines na Bida ang Saya. So, pakibasa na lang po sa ating lesson ang about the mission statement and the vision statement. Medyo maliit kasi yung pagkakalagay ko sa aking PowerPoint. So, try na lang, no? Basta ang target natin is ang example natin sa susunod. Ito yun. The sample vision, mission, objective of Pampanga's Best. Sino ba ang hindi nakakakilala kay Pampanga's Best? Okay, so the vision and the mission of Pampanga's Best. So Pampanga's Best envision to give every Filipino household and individuals in East, Middle East, North America, and Europe the pride in eating its famous and varied cuisine, longanisa and tapay and other frozen delicacies. So the mission, by using the best and advanced technology and processes, it shall exceed the standards of the good manufacturing practices in assuring the quality of the products, thereby creating excellent value for its customers and satisfied and elated customers. Huh? So alam naman po natin, pag sinabi natin Pampanga's Best, all about the frozen delicacies, number one, yung tocino, huh? Yung ating skinless longganisa. So, hindi ka naging bata kung hindi mo naging paborito ito. The objective of Pampanga's Best is to increase commitment to quality assurance and exceed the customer's expectation. To be the industry's leader in technology and product innovation. To be the first local manufacturer to receive the accreditation from the target countries for distribution. To increase the product awareness in the market. And to create an excellent brand image in the global market. And that's correct, no? Nangyari po yan. No? At dahil nga dyan sa Pampanga's Best, naglipa na ang mga iba-ibang mga company pa rin na gumagawa ng delicacy. No? Sunod niya, si Pampanga's Best is nakilala rin si McKinney Product. No? Si McKinney, alam naman natin, pag McKinney ay salita ng Kapampangan, na kung saan both Pampanga's Best and McKinney Products ay nagmula sa Pampanga. Then meron pa dyan mga sumunod na kung ano ng mga tatak na kung saan, gumagawa na rin ng mga tinatawag natin na frozen delicacies, no? So ito pa yung kinuha natin sa sources ng Pampanga's Best website. Okay, the macro environmental and the micro market analysis. So as I mentioned earlier, the first step in venturing a new business is opportunity spotting and assessment. So this includes the macro and the micro environmental factors. So again, pag sinabi natin opportunity spotting, ang tinatawag nating mapagkakakitaan, no? The way na kung saan tayo ay kikita ng maayos at malinis. So kapag ka macro environmental analysis, ginagamit po ang steep lead. So way back to lesson number 4,
naka-emphasize po or naka-specific po ang sa acronym na natitawag natin STEAPLER. So, paki-recall niyo yun, balikan niyo yun, nandun doon na-explain ang tinatawag natin macro-environmental analysis. And for the micro-environmental analysis, by consumer preferences, interest and perception, competitors, and location. Micro-environmental. No? Sa micro-environmental, maliitan lang to na business. The marketing plan. The marketing is everything you do to find customers and satisfy their needs while making the profit. This part will be discussed on the next module. So sa lesson number 6 natin, doon po natin may discuss ano yung tatawag natin mga marketing plan, no? Para mag-conduct ng isang business. The next one is the operation and organizational plan. The manpower, machinery, materials, and the methods that will help you to start your business. Sino-sino ba yung mga taong dapat mong kunin, ano-ano mga materials, ano-ano mga devices, machines ang dapat na meron sa iyong business plan na gustong mangyari. So, the financial plan, starting capital to run the business and how will you sustain such business in your daily operation and the preparation of financial statement. Yeah. Kailangan po na dapat meron kang sapat na puhunan. Hindi ka po pwede na basta na lang kumapit kay Bombay. No, mahirap pa. Mahirap kapag ka ongoing ang business mo tapos may mga binabayaran ka pang kautangan. So, ang kinikita mo halos mapupunta lang sa tubo ng iyong inutang. Kaya mas maganda pa rin kapag ikaw ay nag-start ng business, eh dapat meron kang sapat na puhunan para sa pag-ooperate ng iyong business. And syempre, the last part is the appendices. No? References should be have given appreciation and mentors to help you out in starting your business. Magpasalamat ka sa mga tao na sa likod ng pagiging entrepreneur mo. Kung paano ka humingi ng opinion, ng idea, especially kung meron silang mga naitulong financially sa iyong pagtatayo ng business. Huwag na huwag kang kumalimot na lumingon sa iyong mga pinanggalingan, especially sa mga taong tumulong sa iyo. Okay? So, in this module, you have understood the importance of the entrepreneurial process as a helpful scientific process in guiding the entrepreneur to follow the right way of establishing a business venture. So, you understood that scanning the market environment or spotting the opportunities is the first step in the entrepreneurial process. This process is one of the most difficult tasks in entrepreneurship, as the entrepreneur needs to apply so many disciplines to understand the influencer in the environmental and how this will affect the new venture. So, pag-iintindi po natin sa salitang spotting the opportunities. Lahat na maaari pagkakitaan, lahat na oportunidad na dumarating, you have to grab it. Huwag mong sayangin ang mga oportunidad na mga dumarating. Kasi maybe, baka one dyan o isa sa mga dumarating oportunidad ay maging successful ka someday. No? Kaya nga, you have to grab it. No? Huwag mo nang baliwalain, huwag mo nang palampasin yan. Kumbaga, sabi nga, nandyan na yan, harapin mo na. At take note na baka iyan ay yung bagay na maging ika-successful. Kaya masabihin natin, kauunlad mo. No? O baka nga iyan ang bagay na nababagay sa'yo. You have the TS of opportunity spotting, which is a procedural approach to finally come with the attractive and refined product of service. So may tatlo tayong S for opportunity spotting. So number one is the seeking process. So seeking is the best and requires macro-environmental and micro-environmental and internal scans. This process identifies what's the most compelling opportunities out of gazillion opportunities. So sa lahat ng mga oportunidad na dumarating sa'yo, so kakagrab mo, pumili ka ng isa na sa palagay mo, eh doon ka nararapat. So sabi nga natin, one of the things yung dapat, gonna be based on your characteristics. No? Huwag kang sumugal sa dahil yan ang uso. Mahirap maging business ang dahil lang sa isang uso. Dapat sumugal ka sa isang business na kung saan, yan ay magiging isang stable pang matagalan. Huh? Okay, the seeking process. The second one is the screening process. Validates the attractiveness of the opportunity based on specified factors. Screen mo. Huh?
yung sa screening sinasala, salain mo, no? Kung yan ba ay talagang makakatulong hindi lang sa iyo, kung hindi sa environment o kaya sa paligid mo, so dapat nagmamatch doon, no? Hindi basta-basta na lang na sige, pwede na to. Huwag ganun. And the last S is the C. Sizing the process is the refinement of the opportunity supported by customer insight. So the opportunities in entrepreneurship are countless, but the entrepreneur should always apply due diligence to understand the risk and ensure the success of a new venture chosen. Yeah. So dapat alam natin, no? So kung ano ang hahanap ng mga customers at ng ating mga kliyente, yun po ang dapat natin ibigay. No? Huwag yung kung ano-ano na lang ilalatag natin sa kanila. Okay? So, the TS again, we have yung tatawag natin, decide, screen, and exercise. After going, the 3S, the seeking, scanning, and sizing of opportunity spotting assessment, the entrepreneur needs to be ready to prepare for a business plan. So, when you have your own venture in the near future, you will realize the importance of TS. Of opportunity spotting and risk are practical and methodological approach to ensure the business success instead of just purely relying on your guts and emotion. So, mas maganda na yung meron tayong binabasihan. Hindi lang dahil sa mga bagay na sinasabi nga natin, nauuso ang isang business na to, kaya po tayo ganito. Plantitos, plantitas, maybe baka ngayon lang yan dahil pandemic. Baka after pandemic, wala na. Nawala na pagiging environmental ng mga tao. Diba? Kasi balik na tayo sa ating old ways na kung saan wala tayong pahalaga sa ating environment. Huh? Pansinin nyo, kung kailan pandemic, tsaka marami ang nagja-jogging sa labas. Diba? Nagja-jogging ka, ay ang ating virus is hindi nakikita. Diba? Bakit ng mga panahong normal pa o maayos pa, bakit hindi nagagawang mag-jogging? Hindi magawang magkaroon ng tiyatawag na ating insecurity sa pangatawan at kalusugan. Bakit nila ginagawa ngayon yan? Kung saan nga pag lumabas ka, hindi natin masasabi. Ha? Okay, so class, that's all. May katanungan, so pwede po kayo mag-chat sa ating message screen or sa ating tiyatawag na ating GC, either sa New LMS or sa FB Messenger para kung may ilang kayong mga correction. So, open na po ang ating activities for week number 5 for our entrepreneur. So, the deadline will be after a week, no? So, you have a 1 week allotted to answer the quizzes, activities, assignment. And kung may katanungan lang po ulit, just chat or message me. And that's all ICT. Thank you and magandang araw.